Nakaabang magtaas ang kontribusyon ng mga miyembro sa Pag-ibig Fund simula Enero. Ayon kay Pag-ibig CEO Marilyn Acosta, hinintay na lamang nila ang go-signal ng Pangulo matapos itong aprubahan ng kanilang board. Sa kasalukuyan, ang average premium ng mga miyembro ay 100 piso bawat buwan kasamang employer na nagbabayad din ng 100 piso. Sa inaasahang pagtaas ng premium, maging 200 piso na ang maximum na kontribusyon para sa miyembro at 200 piso rin para sa employer. Pinagpaliban ng Pag-ibig ang premium hike noong nakaraang taon dahil sa patuloy na epekto ng COVID pandemic. Kahit katakam-takam ang mga iyahain ngayong Disyembre, paalala po ng isang doktor, maghinay-hinay sa pagkain. May itinuwid din siyang paniniwala tungkol sa pag-inom ng alak at pag-exercise para ma-burn ang sobra-sobang kinain. Saksi si Jamie Santos! Bago pa man nga mag-Noche Buena, kabi-kabila na ang mga handaan. Hanggang bagong taon pa yan, kaya mapapasabak talaga sa kainan. Pero paalala ni Dr. Don Robespierre Reyes, chairperson ng Philippine Heart Association Council on CPR, dapat maghinay-hinay, lalo na sa mga may iniindang sakit. Sobrang tamis at sobrang alat po, yan po talaga ang ipinagbabawal natin sa Kapaskuhan. Ang pagkain po natin ng sobrang maalat, ang blood pressure po natin, pwede pong biglang mag-shoot up yan. Mag-ingat pati sa pagkain bilang tuwing Pasko lumimitaw. Ang isang spaghetti po, 600 calories kapag naubos mo yun. Ngayon, kung stricto po tayo sa sodium allowance, yung alat po sa katawan, nililimit lang po natin yan sa mga 2 grams. Ang sodium content po ng spaghetti yun is around 1.3 grams. So it's already more than half of yung daily requirement ng sodium in a day. Bagaman pagkain ang pinagkakakitaan ng mag-asawang Shirley at Danilo, ingat na ingat daw sila sa pagpili ng kakainin, lalo na't parehas na silang senior citizen. At kahit papalapit na ang Pasko, umiiwas daw sila sa tukso, lalo na't mataas daw ang kolesterol ng asawa. Ang kinakain lang po namin madalas gulay, yun lang gulay. Tapos sa gabi, iwas kami sa pagkain ng kanin. Tapos mga mamantika na pagkain, iniiwasan namin yan palagi. Disiplina lang naman daw ang susi para mapanatiling healthy ngayong Pasko. Ano lang? Tikim-tikim lang. Paano naman yung mga want to sawa kumain? Pero bumabawi naman daw sa exercise. Ang nababurn lang po kasi ng ating pag-exercise ay yung mga extra sugar, extra calorie. Pero kapag ang kinain po natin talaga ay kumapit na sa ating ugat tulad ng kolesterol, kahit ano pong exercise po natin, hindi na po matatanggal yun. Payo rin ni Doc, huwag puro karne. Kumain din ng prutas at gulay. At mag-ingat din ang sa binge eating kundi sa binge drinking, mapabirman o wine at ibang klase ng alak. It's not true na one form of liquor or alcohol is safer or better than the other. It's in the amount that we take. So again, in moderation po ang pag-inom po ng alak sa mga healthy at sa mga may sakit po, may tama ng puso, may tama na po ang kidneys. In-advise po namin it's better to refrain po or wag na po tayong uminom ng alak. Ang epekto po ng sobrang alak ay pwede pong mangisay o manginig yung puso. Yan ang holiday heart syndrome. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Dapat daw ma-extradite si Pastor Apollo Quibuloy. Ayon po yan sa isang kongresista ng Makabayan Block. Kagnay yan sa kinakaharap na issue ng umunoy fake news sa SMNI at mga kaso ni Quibuloy sa Amerika. Ayon naman sa SMNI, walang kinalaman si Quibuloy sa issue ng sinasabing fake news. Saksi, si Tina Panganiban Perez. Kahit hindi umuno opisyal ng SMNI, bagamat itinuturing na honorary chairman si Pastor Apollo Quibuloy ayon sa legal officer ng network, pinahahabol pa rin na Makabayan Block ang religious leader. Porque sinabi na meron na daw iba na nagmamayari, etc. Hindi pa natin uungkat kung ano talaga ang role, no, ni Quibuloy dyan sa SMNI. Binanggit pa nila ang mga hinaharap na kaso ni Quibuloy sa Amerika. Conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud, and coercion. Tapos, sex trafficking of children at saka bulk cash smuggling, no?
the government must immediately extradite Kim Buloy. Sagot ng legal officer ng SMNI, tungkol lang sa umunay fake news ng SMNI na may 1.8 billion pesos na travel fund ang House Speaker, ang imbestigasyon ng Kamara. Wala raw kinalaman doon si Kim Buloy. Irrelevant yun. So that is in violation sa rules ng House. And that is unconstitutional. Si owner, hindi naman si Pastor Kim Buloy ang nakihilaw sa operation ng SMNI. Nagsumite na rin ang sagot ang kampo sa hiwalay na imbestigasyon ng MTRCB sa minsang naging pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa programa niya sa SMNI na ayon kay ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ay pagbabanta sa kanyang buhay. Giit ni Castro, paulit-ulit ang banta. Nangyari ulit no, noong November 16, may mga repetition na ganito ay ano ba talaga yung nasa guidelines. Ito ay may mga calibrated na mga penalty, hanggang suspension, etc. Sabi ng SMNI, magsusumite sila ng position paper kaugnay niyan sa susunod na linggo. Nananatili namang nakadetine sa kamera sina SMNI host Lorraine Badoy at Jeffrey Celis matapos ma-cite in contempt. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez ang inyong saksi. Rollback ang inaasahan sa presyo ng petrolyo sa susunod na linggo. Sa panayam ng Balitang Hali kay DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, mahigit piso at 50 sentimo ang posibleng rollback sa kada liter ng diesel at gasolina. Mahigit piso naman para sa kerosene. Ayon kay Abad, ang bawas presyo sa petrolyo ay bunsod ng inaasahang oversupply ng krudo sa katapusan ng taon na aabot daw sa 100,000 bariles kada araw. Gayunman, maaari pa rin daw makaapekto sa presyo ang plano ng Organization of the Petroleum Exporting Countries Plus o OPEC Plus na bawas produksyong aabot sa 900,000 bariles kada araw. Tampok ang mahigit 500 obra sa Manila Bang Show Contemporary Arts Exhibition sa Philinvest Mall, Alabang. Everything is contemporary ang tema ng ikatlong taon ng art show. Ang sining daw ay selebrasyon ng innovation o pag-unlad. Mabibisita ang mga ipininta at nililok ng iba't ibang manlilikhang Pinoy, kabilang ang mga obra ni Direk Louis Ignacio, kung saan niya ibinuhos at ipinakita ang pagmamahal sa kalikasan. Libre ang entrance sa exhibit at tatagal ito hanggang December 10. Nagbukas na ang Noel Bazaar sa Philinvest Tent sa Alabang, Muntinlupa. Ikatlong leg na ito ngayong taon pero marami pa rin pagpipilian para sa mga nagki-Christmas shopping. Bahagi ng bayad sa bawat bibilihin ay mapupunta sa mga tinutulungan ng GMA Kapuso Foundation. Bumisita si Kapuso Star at Noel Bazaar Ambassador Rian Ramos na may baong damit para sa celebrity ukay. Nanguna naman sa ribbon cutting si Muntinlupa Mayor Rufy Biazon, Noel Bazaar Organizer at Cut Unlimited Incorporated President Mayos Gozon Bautista, at GMA Kapuso Foundation Executive Vice President and Chief Operating Officer Ricky Escudero Katibog. Tatagal po ang Noel Bazaar sa Philinvest Tent hanggang December 10. May magaganap na first time sa kasaysayan ng Metro Manila Film Festival. Dadaan po kasi sa apat na lungsod ang parada ng MMFF sa December 16. Sa Navota Centennial Park, ang kick-off ng Parade of Stars alas 2 ng hapon. At dadaan din ito sa Caloocan at Malabon hanggang sa main event sa Valenzuela People's Park. At tampok ang mga decorative float na kumakatawan sa 10 official film entries. 3 oras ang estimated travel time ng parada. At magpapatupad ng MMDA ng temporary lane closure at counterflow mula alas 12 ng tanghali hanggang alas 8 ng gabi. Magtatakda rin ng mga alternatibong ruta. 17 araw na lang, Pasko na! Mahigit 100 talampakan ang taas ng Christmas tree sa Palawan. At gawa po yan sa mga nirecycle na gamit. Saksi, si Ian Cruz. Sa taas na 135 feet, sinong hindi mapapatingala sa giant Christmas tree ng Puerto Princesa City sa Palawan? Pinapaningning ng 3,000 parol ang Christmas tree sa Balayong People's Park.
may makulay na fountain pang kinagigiliwan ng lahat, lalo ng mga bata. Maganda yan. Masaya ako. Maganda po siya. Dahil? May mga kulay po tsaka mataas po siya. Beautiful and super colorful. Oktubre pa lamang ay sinisimula ng gawin itong Giant Christmas Tree para mapaabot nga ang pagbubukas ito ngayong buwan ng Disyembre. Ang pinakamaganda dito sa Giant Christmas Tree na ito, taon-taon ay nire-recycle nila ang mga materyales na ginagamit dito. Nagkakaroon ng pagiging creative na ipapakita po yung pagiging malikain ng mga artist po natin, mga local artist po natin dito sa Puerto Princesa, kasi nakakaisip po sila ng mga iba't ibang disenyo, iba't ibang tema every year para hindi naman siya maging boring doon sa mga pumupunta. 2021, panahon ng pandemya, nang ilipat sa park mula sa baywalk ng lungsod ang Giant Christmas Tree. Nagsimula raw ito sa taas sa 70 feet at nasa 135 feet na ngayon. Dahil wala na sa flight path ng mga eroplano ang lokasyon, balak pa raw itong taasan ng lungsod sa sunod na taon para kilalaning isa sa pinakamataas na Christmas tree sa bansa. Tinitiyak naman ang autoridad ng police visibility sa buong park para matiyak ang kaayusan at seguridad. Mula rito sa Palawan, para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi. Umani ng mga parangal ang GMA Network sa Anak TV Awards. Kabilang po dyan ang mga programa at personalidad mula sa GMA Integrated News, Regional TV, Synergy, Public Affairs at Entertainment Group. Saksi si JP Soriano. Pinarangalan ang 24 oras sa Household Favorite Programs Television category. Tinanggap ang parangal ni na Senior Vice President ng Integrated News, Regional TV and Synergy Oliver Victor B. Amoroso at Vice President and Deputy Head for News Programs and Specials, Michelle Seva. This amplify kasi no, our role, no, especially our GMA Integrated News, hindi lang sa mga local communities, but sa bansa natin, that we have to deliver, no, responsibly the news sa pagtutulungan ng lahat ng ating platforms mula sa TV News, Manila, regional TV, radio, and digital news, eh nagagawa natin to lahat. So again, maraming salamat sa Anak TV Awards for giving us this recognition. Kinilala rin bilang Household Favorite Programs ang Abot Kamay na Pangarap, Amazing Earth, Biyahe ni Drew, Kapuso Mo, Jessica Soho, Maria Clara at Ibarra. Pati ang It's Showtime ng ABS-CBN na napapanood sa free TV sa pamamagitan ng GTV. Pinarangalan naman sa Anak TV Seal Awards Television Category 2023 ang 24 Oras, 24 Oras Weekend, Balitang Hali, GMA Regional TV News, GMA Regional TV Balitang Bicolandia, GMA Regional TV Early Edition, GMA Regional TV One Mindanao, Halabira, the GMA Live Special Coverage, Balitang Southern Tagalog, Kadayawan 2022, the GMA Special Live Coverage, Mornings with GMA Regional TV One North Central Luzon, Pit Senior, the GMA Regional TV Special Live Coverage, GMA Regional TV One Western Visayas, Limitless, at Game On. Pati ang Aha, Biyahe ni Drew, Born to be Wild, I Wonder, Pinasarap, Pinoy MD, Unang Hirit, Daig Kayo ng Lola Ko, Farm to Table, I Believe, Sarap Diba, The Clash, TikTok Clock, Maria Clara at Ibarra, at Pinoy A+, pati All Out Sundays at Amazing Earth. Pinarangalan naman sa Makabata Stars Male Television Category sina Asia's Multimedia Star Alden Richards, Allen Ansay, Drew Arellano, Michael V, Black Rider Star at Unang Hirit Co-host Mateo Guidicelli, at Pulang Araw Star David Licaco. I think I just had a dream and never stopped chasing it. So sa mga bata dito, never stop chasing your dreams. Napili naman sa Makabata Stars Female Television Category sina Abot Kamay na Pangarap Star Jillian Ward, Sofia Pablo, Pulang Araw Star Barbie Fortesa, Asia's Limitless Star Julian San Jose at Bea Alonso.
I hope na maka-inspire pa po ako sa maraming tao, lalo po sa youth. And it feels so good po that through this award, I will be able to continue to inspire and be an inspiration to many people through my craft, especially po sa mga kabataan po ngayon. Sa Net Makabata Star Male Online category na pili, sina Ken Chan, Alden Richards, at Richard Yap. Hall of Fame awardee naman for 2023 si State of the Nation anchor Atom Araujo. Nagbigay rin ang Anak TV ng special tribute ang 24 Oras anchor at veteranong mamamayag na si Mike Enriquez. May ibinigay ang Anak TV na espesyal na pakilala kay Enriquez bilang kauna-unahang Anak TV Hall of Famer. 7 years successive, siya po ay binoto ng taong bayan. Inikot po namin Pilipinas asking them, who do you think deserve to be your role model? At very proud siya na meron siyang Anak TV Seal na award because sabi niya, every time ako ay nasa radio o sa TV, naalaala ko, I owe it to the children. I owe it to the next generation. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano ang inyong saksi. May pasili pa ang American singer na si Ariana Grande sa kanyang pagbabalik sa studio. Sina Vilma Santos at Christopher De Leon naman nagkwento tungkol sa kanilang tandem. Saksi, si Lar Santiago. Flashback Friday, ang hatid na feels ng 70s tandem na sina Vilma Santos at Christopher De Leon. Kwento ng dalawa, umabot sa punto na sabay-sabay ang kanilang projects at hindi na nila matukoy ang kanilang character. There's one point, dalawa yung tatlo ginagawa namin. Sabay-sabay, minsan pag nagkikita kami na sa set ni Yetbo. Sino ba tayo? Sino nga tayo rito? Abala sila ngayon sa kanilang upcoming MMFF entry film na When I Met You in Tokyo. Sa kabila ng jam-packed sked, aminado ang dalawang stars na gusto na nilang i-enjoy ang buhay. Nasa stage na rin naman ako, hindi lahat ng offer kaya kong gawin. Kung meron lang ako magugustuhan at kakayanin ko, that's the only time I'll do it. It's time to enjoy life too. I think, maybe enjoy life talaga. This is my plan by next year. Nagbabalik sa studio si American singer Ariana Grande. 7 slides ang nirelease niya sa IG na ipinakikitang may nire-record at inaaral siya sa loob ng studio. 2021 pa huling nag-release ng album si Ariana, kaya excited ang fans. Nag-break muna siya sa paggawa ng music. Ngayong gaganap siya bilang Glinda, the Good Witch, sa film adaptation ng Wicked na ipalalabas next year. Para sa GMA Integrated News, Lar Santiago ang inyong saksi. At syempre, hindi tayo magtatapos, hindi ako babati. Happy birthday. Oh, thank you, Igan. Pia. Thank you. Na-surprise naman ako. Oh, kanina mo pa nakikita yan eh. Uy, thank you. Ang ganda naman ito. Thank you. Salamat po. At thank salamat, you, Igan, sa inyong pagsaksi. Ako naman, Arnold Clavio. At ako po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino, sama-sama tayong magiging saksi! Mga Igan, samahan nyo kaming saksihan ng mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.